Sa tulong ng mga social networking site tulad ng Facebook, mas madali raw makipag-ugnayan sa mga kakilala at kaibigan. Pero ayon sa mga otoridad, nagagamit na rin ito sa prostitusyon. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Libre ang pagbukas ng account sa social networking site na Facebook at pwedeng gumamit ng alias. Kaya ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, madali ring nagagamit ang Facebook sa illegal na aktibidad kahit paraw sa prostitusyon. Ang ina-upload po nila doon una yung mga picture ng mga babae, kung ano yung do's and don'ts nila, ano yung mga kaya nilang gawin, ano yung hindi nila dapat gawin, magkano for 3 hours, for 2 hours. Tapos kasama po doon yung mga contact number either ng bugaw o ng mga amateur. Madali rin daw na itatago ang kanilang tunay na pagkatao ng mga gumagamit ng FB sa pamamagitan ng paggamit ng alias at ibang nitrato. Ilan na rin daw ang nasampahan ng kaso ng NBI kaugnay sa Facebook prostitution dahil sa paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking in Persons Act of 2003. Ang mapatunayan ng bubugaw at tumatangkinik ng ganitong serbisyo, ang pwedeng mapinahan ka ng 15 years or not less than 500,000 pesos na penalty. Ayon sa CIDG, malaking tulong daw sana ang naipasang cybercrime law contra Facebook prostitution. Ngayon ng buwan ng Pebrero, muli in-extend ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa cybercrime law. Malaking tulong pa manin daw ang batas na ito sa mga ahensya tulad ng NBI para mabilis nilang ma-actionan ang mga reklamo tulad ng prostitution sa Facebook. Malaking tulong po ito, may provision po dyan para mas mapabilis po ang pag-secure namin ng mga impormasyon na kailangan natin. Panawagan ng mga otoridad sa publiko, isumbong agad kung may makitang kahinahinala sa profile bilang sa Facebook, kundi sa iba pang social networking sites. Kung maibibigay at maipoprovide po sa amin yung vanity o yung user ID, kahit po ma-deactivate nyo yung account, pwede po nating makuha yung mga information na kailangan natin. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.